Magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng mga beginners dyan ng gitara na gustong matuto ng mabilisan. So ngayon magbibigay tayo ng mga practical na tips at mga advices paano tayo natuto ng mabilisan sa gitara. So ngayon magbibigay tayo ng isang tutorial. So ito ay pinasikat ng bandang Menopause na ang kanta nito. Title niya is Pag-ibig ko sa'yo di magbabago. So ang ituturo natin ngayon is yung intro niya lang. So start na tayo guys. So ang pinaka-key ng kanta na yon, yung pag-ibig ko sa'yo di magbabago is G. So ang chords niya dun sa intro is G, E minor, C. Tapos meron dito sa after ng C is yung B minor, tapos D, tapos balik ulit sa G, pupunta sa higher key. So makikita nyo mamaya. So, ngayon ang gagawin ko muna is ide-demo ko muna siya. So ganun siya. So paano ba 'yon? So ang numbering natin sa string is 6 5 4 3 2 1. So yung pinakamaliit sa baba, 'yun yung number 1 string, number 6 sa taas. So 'yan yung numbering ng strings natin. Tapos ang numbering ng frets natin is ito yung first fret, second fret, third, fourth, fifth, sixth, seventh and so on. Ayan. So ganun yung pagbilang ng strings at frets natin. So dun sa intro is so ganito siya. Strum G, tapos number 3 string tipa, tapos number 2 string, third fret, first fret, second string pa rin, tapos bitaw yung second string, open string, tapos pupunta ng E minor. So ang E minor natin is ganun siya. Number 5 and number 4 string, 2nd fret. Tapos, ulitin natin ulit yung kanina. Number 3 string ulit. Tapos, papunta ng C. So, ganun lang din siya. So, tatlong beses yon. Tapos, papunta ng B minor. Tapos, ganun siya. So, ulitin natin sa simula. G, tapos number 3 string, E minor, tapos ganun ulit, pangalawa to, papunta ng C, so pangatlo ulit, tapos pumunta ng B minor, broken chord na B minor, so ganun yan kasi yung B minor, so tanggalin natin yung nandito, ito. Tapos yun. So, ang gagawin natin ganyan. Tapos, number 5th fret, 3rd string. Ganun siya. 5th, 4, 2. 5, 4, 2. So, ganun siya. Ulitin natin. E minor. C. B minor. Number 3 string, number 5 fret, tapos papunta na sa G dito, higher key ng G dito, so yung G na yan is pang 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, G, so parang D form siya, pero G siya, so ganun ulit, tapos ito naman, 2nd string, number 8 fret. Ayan. Tapos number 1 string, 10, 8, 7, E minor. So ulitin ko lang. Strum na ganyan. G. Tapos 2nd string, number 8 fret.
tapos 10 number 1 string, 8 fret, tapos 7 papunta ng E minor. Bakit naging E minor yan? Kasi ganyan siya, E minor siya, so higher key ng E minor, so broken chord ng E minor. Tapos papunta sa, ulitin natin ulit yung kanina. So second string, 8 fret, ito siya. Tapos 10 first string, 8 7, tapos papunta sa C, broken chord ng C, ganyan yung C. So since na yun lang yung tinira natin, yun lang yung tinira natin, or yun yung, yan lang yung dinantayan natin, so ganyan yung C. So ulitin ko lang sa simula, G, E minor, C, tapos papunta ng D, tapos so D pa rin to, D, tapos pindot sa 7, ano siya, papunta sa D. So ganun yung pangalawang pattern niya. So ulitin ko lang, tapos pindot mo dun sa number 1 string, 7 fret, so yung ganyan yung D, tapos papunta sa D, D chord pa rin to, yan, broken chord ng D. Tapos ito na yung pinakalash niya, is so ganun siya. So paano naman yon, G pa rin siya, so dalawa lang. Yung una is pagsabayin, 1 and 2 string, 7 yung number 1 string, tapos 8 yung second string. Tapos so yung una is pagsabayin, tapos number 2 string, so dalawang beses na ganun. Una is pagsabayin, tapos so yung pangatlo is yung number 1 siya. Number 1 string papunta sa 8, tapos 10 bitaw, 8 pa rin, tapos 7, tapos number 2 string papunta sa 10, tapos number 1 string 7, ganun siya. So ipapakita ko naman guys sa ating tabs na gagawin. So guys, maraming salamat. Yun lang siya.